Good morning po mga Lodi natin dyan. Kumusta po? It's Midugong Pinoy. Nagbabalik po mga idol. So for today's video mga idol, magre-react po tayo dito sa ating idol na si Bisan Onu Vlogs. 172K na po siya mga idol. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. So dito po sa kanyang video na pinamagatang May Demonyo sa LBC. Be aware mga Pilipinos abroad, ingatan ninyo ang inyong mga balikbayan box. Delikado to. So tara, panoorin mga atin mga idol kung ano nangyari dito. Dito sa balikbayan box daw na pinadala at mukhang may nakawan mga idol. Tara, let's go mga idol. Senator Rapitol po, ay matulungan niyo po kami. Hindi po ito pinadala ng kapatid ko. Babala sa lahat ng mga Pilipino abroad, mag-ingat kayo sa pagpapadala sa LBC dahil grabe na ang mga magnanakaw sa delivery ng LBC. Kung dati ay paisa-isa lang ang kanilang hinuhugot sa mga balikbayan box, ngayon ay hindi na. Hindi na basta dumudukot lang ng konting gamit. Bultuhan na ang kanilang ginagawa at hindi lang ito. Meron din silang kalukuhan na papalitan ang laman ng inyong mga balikbayan box, papalitan ng mga gamit na dugyot, mga babaho at kung ano-ano pa para lang mangmukhang puno ang balikbayan box na pinadala nyo sa Pilipinas. Ang balikbayan box na pinaghihirapan nyong mapuno na halos umabot ng buwan o taon ay nanakawin lang pala ng mga kawatan. Gaya na lamang nitong sinapit ng pamilya ng isang OFW ang nadismaya ng lumo ng gusto matapos mabuksan at makita ang laman ng kanilang balikbayan box. Napadala ng kanilang kaanak through LBC hari ng padala na umano'y matagal ng pinagkakatiwalaan ng kanyang kapatid. Ngunit ninakaw ang lahat ng padala ng mahigit 160,000 pesos. At ang nakakalungkot pa, pinalitan ng mga basura ang laman ng bagahe. Ito po yung logo. Ang logo ng shipping company na pinagkatiwalaan ng kapatid ko. Yan yung helmet. Problema mga idol kung magpapadala tayo ng balikbayan box, no? At hindi naman lahat po mga agency na pinapadala natin na medyo mayroong mga nakaw, no? Nagnanakawan. Kaya ako sa totoo mga idol, hindi ako masyadong nagpapadala ng balikbayan box. 15 years na ako dito sa ibang bansa pero isang business lang ako nagpadala ng balikbayan box. So ako talaga hindi masyado. Inuuwi ko talaga. Pero grabe to no, sa nangyaring to. Sana ingat po kayo mga kapatid sa ganitong sitwasyon na talagang may nakawan sa... Ito po yung ayan, oh, LBC ang talaga ng shipping company na pinagkatiwalaan ng kapatid ko. Yung helmet na nakakalagang 25,000, ayan, napalitan. Isang lalaki magpapadala ng ganito. Oh, kaya nagtataka ako, nag-usap kami. Inilabas ito ng kaanak ng OFW upang magbigay babala sa lahat ng mga Pilipino na nasa abroad, lalo na sa mga may nais magpadala ng balikbayan box sa Pilipinas through LBC para makapag-ingat at para malaman daw po ng lahat na may ganitong mga pangyayari. Kwento kasi ng kapatid ng OFW, nagpadala umano ng balikbayan box ang kanyang kapatid na nasa Riyadh na naglalaman umano ng helmet na nagkakahalaga ng 25,000 pesos at bike na nagkakahalaga ng 100,000 pesos mahigit at mga branded na sapatos. Pero laking gulat na lang ng pamilya dahil nang buksan nila ang balikbayan box, puro na umano mga basura ang laman ng balikbayan box na pinadala ng kanyang kapatid. Bukod tayong bakas lang umano ng bike sa karton ang kanilang nakita. Diniklear ng kapatid ko to sa LBC, used bike. Used bike naman, yun nilagay dito. Binili niya yung bike na yun, mahigit 100,000. Mahigit. Pinul setup niya, ginagamit niya doon ngayon dahil nagbabadya yung kumpanya nila na magsara, pinabagahe niya, diniclare niya yung used bike at ito po yung bakat ng pinaka mags nung ano, ng bisikleta, yung pinaka sa gitna. Ayan, magkabila 100,000 mahigit at ito po yung bakat ng pinaka mags ng bisikleta. Ang instruction ng kapatid ko sa akin, nilagay niya yung gulong ng bisikleta niya magkabila. Tapos nakagitna yung frame. Itong courier na to, ito, may postcode na 12744 na nanggaling ng bansang Riyadh. Walang tumambad. Walang tumambad na gulong, ng frame, ng tools.
Labis na pinanghihinayangan ng kapatid ng OFW ang mga gamit na ninakaw ng mga kawatan. Dahil anya sa kanya, pinaghihirapan umano ng kanyang kapatid sa abroad yung mga gamit na pinadala sa kanila. Dugot pawis ang pinuhunan, tapos ganito lang umano kadali nakawin ng mga magnanakaw. Kaya sobrang nadismaya at nalungkot ang kapatid ng OFW sa sinapit ng balikbayan box na pinadala ng kanyang kapatid na para sana sa kanilang pamilya. Sa isang video, ipinakita nito sa publiko ang mga basurang ipinalit at inilagay sa loob ng balikbayan box na kanilang natanggap mula sa LVC. Ang nilagay po nila, mga yan, ay parang pagkain ng manok, kung ano-ano. Yung helmet na nakakalagang 25,000, ayan, napalitan. Grabe. Yung mga sinelas na Adidas, Nike, wala. Itong basura na to, siguro ito ninakaw din sa ibang shipping ito. Hindi po ito pinadala ng kapatid ko. Ito yung nilagay nilang laman. Yan. Yan, mga nilagay na basura. Isang lalaki magpapadala ng ganito. Oh, kaya nagtataka ako, nag-usap kami. May sinabi akong sabon, wala daw pong pinadalang sabon ng kapatid ko. Ito yung sabon na tumambad sa akin. Pagkain ng manok. So, kayo mga idol, no? Ano masasabi niyo sa ating video na talagang malupit? 25 na helmet key, no? At 100,000 na bike. Talagang mahal talaga ang mga ganyan mga kapatid, lalong-lalo sa pangpansa. Pero yun nga mga kapatid, ang masakit po na nawala bigla. No? Nawala bigla sapagkat grabe. So mag-iingat po kayo mga idol kung magpadala kayo ng bagahe, lalong-lalo na sa ating kapwa FW na sa ibang bansa. No? Kasi buwan-buwan po yan, nilalagyan natin para po ay pag-uwi or pag ano ipapadala natin sa ating pamilya. Pero ito, no? Napakasakit isipin na walang nakuha eh. Mga basura ang nakuha eh. So please, ingat po kayo mga idol sa inyong pinapadalhang o mga sa agency na mga pinapadalhan nyo. Sana po ay makarating. So ingatan nyo po mga kapatid. So hanggang dito lang ko mga idol. Maraming salamat. Kung mataas-taas po itong video, kung gusto mo matapos yung video mga idol, puntahan nyo na lang po yung video ni Bisan Onu Vlogs. Ilagay ko na lang po sa baba ang kanyang link mga idol sa description. So maraming salamat mga idol. Ano ang inyong masasabi dito sa ating video mga idol? Please comment down below mga idol. At huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe kay Bisan Onu Vlogs sa kanyang channel. God bless mga idol at ingat po kayo laging.